na meron pa sila ngayon. This is very rare. This is very rare from Signal Ultra. Again, ilang season na ang lumipas mula sa FPL. Ngayon lang natin nakita ang Signal Ultra. Simula pa nung dati nilang pangalan as a team, which is, you know, Digital Devils, di ba? Hindi sila bumagsak sa top 4. Pero having them, you know, trying to cling in, trying to qualify for the top 8 man lang, yes, para makapasok sa playoffs. Para sa mga fans, hindi natin madalas nakikita. And at the same time, this is the first time na makakita tayo ng possible elimination, yun na nga, eh, ng isang kampiyon sa regular season. Yung pa, no? Previous champion, yeah, di ba? This is a previous champion. So, hindi sila pwede baliwalain. Pero right now, kung ikaw ay nasa taas, pararamdam ko, tinitignan mo sa baba yung Signal Ultra ngayon. You have to watch out, guys, ha? Kasi for the longest time, since season 1 to season 3, meron tayo laging, kumbaga, parang finalist, no? Yung previous champion, nakakapasok siya sa top 4, sometimes nakakapasok siya sa semifinals, di ba? Nangyari lamang yun nung season 3. Yes. Nung natalo yung Signal Ultra coming in from Bren Esports na nagharap sa finals ay ang Bren tsaka Archangel. So, eto, ang daming mga pwedeng bagong mangyari. Mga bagay na hindi nyo pa nakita mula sa MPL. Anyway, let's head on to the draft. Again, Geekfam PH, one of the newer teams right now, trying to still find their proper group dito sa ating regular season. For Signal Ultra, I have this feeling na parang babalik sila doon sa mga roles sila. Just seeing the heroes right now, si Few dito, pinili yung Selena, si D, kinuha yung Croc. Those are the picks na parang alam mo nang sila yun, eh. Napamahal, eh, no? Noong mga dati na, lalo na yung Selena para dito kay Few. And of course, kung hindi siguro nakaban, ha? Kung di siguro nakaban yung show dito ni D, it might not have been a Grok, no? Baka yung pumpkin sinecure ni D dito. Of course, after the ban ng Signal Ultra dito, which is the X-Borg, also the Khufra, ang pinili naman ng Geekfam, not hesitating, not thinking twice on picking up the Kimi. And of course, followed up with two fighter strategy, which is a Terizla and also the Thams. So, Geekfam PH dito, they're actually trying to make the most out of the weakness na pinapakita ng Signal Ultra dito. Because the thing about the meta right now is ang daming utility na mga fighters na ginagamit. Yes. Alam dito ng Geekfam na yun yung nakakatawa sa mga fighters ngayon. Mga fighters, pero ang taas ng utility. Ang taas ng utility talaga nila. Kung iisipin mo, look at the wave clear of these guys. Yung tanking capability. Tanking capability. 90% damage reduction for Terizla. Tapos yung thumbs dito, meron siyang papakulat ng sarili niya. Yeah. So, you can't really say na kapag pumasok sila dito, they will only deal damage. Parang kapag pumasok sila dito, may tank ka na rin nakasama. May frontline na sila, which is a heavy requirement for the Kimi. You know? Which is their first pick. Yeah. Uh-oh. Signal Ultra dito will go for the Leo Mord. This is new to me. Kasi kung iisipin mo, for the longest time, si Yaku ang nakikita natin gumamit ng Leo. Ng Leo Mord, yeah. Right now, sino ang gagamit ng Leo? Esson ba? Probably Esson. It's a possibility na si Esson nga kumawak na yan. Kasi Tets Lolita yan, eh, no? Yeah. Tapos we have that mage again, or probably another core role on si Desenia. Of course, just a quick mention din ng mga bans dito. We got the Lilia remove ng Geekfam. Habang Hayabusa naman ang inalis ng Signal Ultra. For the final pick, that would be another embattlement of their frontline, which is the Esmeralda. At paparesan pa ang Kimi sa kanyang lane ng Diggy. This is a very smart move coming out from Geekfam PH. Geekfam, ganda nga, eh. Kinuha nila yung Diggy over Estes, just realizing na hindi naban yung Estes dito. And, titignan mo yung heroes, you have, sabihin natin, Terizla, Thams, and the Esmeralda. Lahat yan, Esmeralda, ano eh, Estes enabled. Pero kasi, kailangan mo tignan yung damage output dito nung kalaban mo. Once you have the Leo Mord, kapag ka bumagsak yung buhay mo na 30%, lahat yun crit. Yeah, hindi kaya habulin ng Estes yun. Totoo. So, ang ginawa nila dito... At ano, pag ano yan, pag kumpulan kayo, nag-AOE yung crit. So, ang ginawa nila dito parang Shinbu, sabi ng Geekfam, kung hindi namin kayo kaya talunin sa burst, talunin namin kayo sa isang laban na wala kayong disable at kaya namin kayo laruin. Oo, El Clasico nga, eh. Not to mention yung lanes din ng Kimi dito. Parang secured na just because there is the Diggy. But of course, alam din natin na kaya din naman may Diggy. At first hand, alam na natin to, nakita na natin to nung nakaraang mga metas din. May Lolita rin kasi yung kabila talaga. Yes. You know, sige, instead of the Estes, let's just go for the Diggy. Let's not fight toe-to-toe in terms of sustain and damage kung sinong mas mabigat. Mang-counter na lang tayo diretso. Huwag tayo pumayag na mabagsakan tayo ng mga crowd controls na dinamit
dinadala dito mula sa signal. Lalo pa Tets is very proficient then on the Lolita. Okay, but at the same time, I'm leaning towards sabihin natin dito sa draft ng Geek Fam. Mm-hmm. Kasi mas maganda talaga yung pagka-formulate nila. Pero there is also a chance for Signal Ultra to bait out the Time's Journey sa pamamagitan ng Abyssal Arrow. Let us go for the team rundown. Here we go. For the side of Geek Fam PH, it's going to be Kingpin. On the Kimi, Docman will play the Terizla. Escanor will be the Thams. Curtizzy ang gagamit ng Esmeralda and why not sa kanyang signature na Diggy. Meanwhile, on the red side ay ang mga membro ng Signal Ultra. Few here for the Granger T. On to the Black Esson para naman sa Leo Mortens here for the Lolita and the Senia on the Selena. Alam mo men, for the longest time ah, si why not favorite na favorite nga tong si ano? Si Diggy. Oo. Kahugis ata. Kahugis. Kumbaga, ano no, one with the hero. Oh. One with the hero. Pero the head, nung the nagbalik, head and hero that shapes together, stays together. Not to mention din na nung nagbalik si Wynat on the professional play, di ba? Alam naman natin na is pinaka-veteran ng player dito ay si Wynat. Pagdating sa esports, not on Mobile Legends. Eh, Diggy, ang muna niyang kinapa. Pero gera sila kaagad dito, mga kaibigan. And Desanya getting caught out. Desanya dito will be the first blood of the game. Geek Fam dito, ito yung start na hinahanap nila. Get one hero, take down one turret. That is how they play. Ganito laruin ang isang Kimi na lineup. Yes, of course. And of course, the Kimi will also be easily pushing this top lane. Our third turret. Mukhang binabay clear that they have. They can easily work on that one. Habang may dueling naman na nangyayari dito kay D and Docman. Docman missing out the first kill onto D and just gonna be casting that towards the minion wave in the mid. They are looking really hot right now. Geek Fam PH. Ayaw talaga nila bigyan ng breathing room tong Signal Ultra. They will go to the mid lane. Try to take down another hero. Kapag ka nagawa nila yon, they might just try to go for another turret. Yeah. Yun yung ayaw dito gawin ng Signal Ultra. Kasi kung iisipin mo, in terms of the economy ngayon, syempre yung mga creeps, yung respawn ng mga monsters natin, hindi pa ganun kadami. But at the same time, if you can amplify it with your turrets, mas magiging mabilis yan. Pero why not almost getting caught out and look talaga at that save. Sobrang bilis. May arpa tumama dito para sa Esmeralda natin. Hindi na nga nakapagbigyan ng chance na makakuha at makaregain lang si Docman. Here may kunat nga ba Signal Ultra, nakakuha ng dalawa, mabilis yun. Trap si Docman dito, pasok si Tex, charge in na istarin si Docman. Why not nag-respawn, bumisa ang itlog, dumating kagad si Esson at tinulak yung Diggy doon. With the time journey getting proc, there no chance for Geek Fam to contest and the turtle will go to Signal Ultra. Very nice move coming out from Signal Ultra. Nahuli nila yung dapat pick off nila for the first instances of the fight, but right now Esson and Escanor having a bit of a fight. Pero sabi ni Esson, mag-backout ako dyan, wala na akong wala na akong Phantom Steel. So parang on the right groove, hindi lang parang, so far the first minute of our game, Signal Ultra here is on the right groove. That is a major team fight wonder though, but look at the gold here, look at that, just because of the domination game na pinakita dito ng Geek Fam onto the top lane side. Kaya pa lamang pumatay ang gold, nahuli pa si Dino, and of course the ultimate will be casted ngayon because there's no chance that he can win that fight. That magandang move yon galing kay D. Kung papansinin mo yung ginawa niya doon, he knew that he had the wild charge. Pero ang ginawa niya muna, pinilit kasi Docman gumamit ng penalty zone. Ngayon, sabi ni Docman, sige gagamitin ko na. Kung wala siyang wild charge noong mga panahon na yon, makukuha namin yung kill. Pero sabi ni D, nope, may wild charge ako. Sinayang ko ulti, sasayangin mo ulti ko, sinayang ko din ulti mo. Ult for ult, and actually very curious kung sino may sumabang ult dito. Mga kaibigan, Docman without any penalty zone, di rin, na wala namang pang wild charge doon. Hinahabol niya lang itong bato. O, di ba naglalaro lang sila? Di ba trip to Jerusalem? Wala, pareho sila, pareho naman silang bato eh. Pero kasi men, kapag may mga ganyan, yung mga ceasefire, yung mga tigil putukan, panalo Signal Ultra eh. Bakit? Kasi meron sila Abyssal Arrow eh. Ay, oo. Kapag ka nag, more chances of ano, throwing the arrows, more chances of hitting. Para lang yung raffle. Para raffle nga lang. Para raffle lang yan. Yapi, tapos pag nabunot ka, o, diba, may kasamang tax. Let's see here, Dominum Blast, kaagad, and of course, biglang binuksan dito. Di ba, like, why not, ganyan, time journey. Wala pa rin patay, mga Babi Deluxe, karami na two-man. Ultimate, coming in from Doc. Oh! Napisa, basaga, buko ng Selena dito. Di nag-follow up, it's karami na Teres Ladong, been going down pa rin. Geek Fam with a fight here, double kill locked in by Curl Z. And I think this will be the turtle to be taken in by Geek Fam. Signal Ultra overestimating their damage a bit. Docman dito, yes, the takedown nila, but at the
cost of three heroes para sa side nila. Again, may damage nung si Kingpin. Tsaka si Kirksey. Nakakalibre dito yung Esmeralda tsaka yung Kimi. That is one problem. Baka may maling basa ngayon. Ang Signal Ultra doon, and that could lead for KingFam to actually take nice control of this game. They have a 3K gold lead. 3K gold lead dahil lang yun sa turret, Shinbu. But right now, si Escanor dito, dahil wala na yung mga first turrets ng lahat ng lanes, he is free to go anywhere. Yun yung tatak ng isang Thames. Na kapag kabukas na yan, at wala ka nang iniisip na turret, pwede mong gamitin yan as a way na makalabas ka doon sa may mga danger zones. Yeah, yeah. And not to mention, hindi ka locked sa isang lane. And now, ganda ng sitwasyon ni ano dito, ni paring Thames. Thames here, Escanor, has the Bloodlust Axe already available. And on top of that, because of just this 2-1-2 KDL lock-in by the Esmeralda, very close enough to building the Feather of Heaven, not to mention available din sa kanyang Calamity Reaper. Lumabas si D, hindi na hagip at naabutan yung turtle dito. Naglakad na lang si D, napadaan lang yung crack. Kayo naman. Okay, 1-1 na sila sa turtle, dito. Yung isa sa mga pinakaayaw mangyari ng Signal Ultra, just knowing na snowball lineup yung ginagawa dito ng Geek Fam. You can't really afford to give them yung turtle. Nakuha nila yung una, yung pangalawa. Kamuntikan nila i-contest kasi nandun si D sa isang spot na hindi siya makikita, pero medyo late yung kanyang pagpasok. Actually, paborito talaga ni D mag-contest ng turtle ever since nasa habit niya talaga magtago sa may side brush. One of the guys na very mindful in securing this kind of objective. Momentum there, done in by Eson. Pero problema dito, they're totally losing this inner bottom lane turret. Pasok si Curlsy, mga kaibigan. Bottom lane turret gonna be destroyed. And let's Najabo na Kimi completed. Layo muna ang mga taga-Signal Ultra. Alam nila na hindi rin sila pwede lumaban. Doc Ben dito, kinain niya, mga kaibigan, yung Rhapsody. Huh? Kinain niya yung Rhapsody. Masarap naman ata talaga yun. And that Sonata, binato na ni Few dito, but the damage isn't really there. Wild Charge will be there. Pero mahuhuli ni Few. Actually, dito si Esmeralda. Pero down yung time journey, they can complete this chase down. Eson here, puts in the stop. Hindi naagip si Docman doon. Habang nangislow lang yung mga slaughter sites din ni paring Escanor. Nakalayo ngayon nakatakas ang mga taga-Geekbomb of 6:56 Wing of the Apocalypse Queen onto Dogman. And kakakuha pa lang dito ni Few ng kanyang Bloodlust Axe. Dogman dito, medyo nahuli siya, pero they won't really force that kasi yung penalty zone, kapag ka nabato sa kanila at nagkumpul-kumpul na naman sila, there is a chance na tumumbay yung dalawa sa kanila just because meron turret dun sa may area. Jubos yun. Talagang mataas yung chance ng dalawa makuha pa dun. Mga kaibigan, 4-4 tayo ngayon, and the gold lead of GeekFam is still being stayed or maintained at the 4K mark. Also to mention that on top of the Apocalypse Queen, buti na lang yun yung first item pala dito talaga ni Docman. So just because alam niya na mayroon Thames din na nagro-rotate na, he cannot really be greedy at the composition and just dinerecho na kanya na niya yung Apocalypse Queen kasi he knows that the next set of fight will be requiring him to be into the front line. A turtle is now up, ladies and gentlemen. Again, take note that Signal Ultra ay may nawasak na apat na tori dito sa mapa natin. Geek Fam, if they want to keep the momentum alive for their team, kailangan nila kunin yung turtle na yan. Why not dito, nagbabato lang siya ng mga star? Mga mababait na tao. Yeah, set stars, star. Diba? Yung wala kang giveaway na ginagawa. Hindi mo kailangan manabit ng maikli. Pero sinisendan ka ng stars, diba? The audacity, ladies and gentlemen, to set stars. Magic yan. Magic. Basta the audacity. The audacity, ladies and gentlemen. Alam mo, makamdam ko, hindi nyo alam sinasabi na. Let us see here. The Pabiel getting cold. Dueling up with Eson. It clearly counteract Inferno. No chance of winning that one. Lalo pa hindi mo madadala sa 30% yung buhay ng Thames dito. And naglalaway na ngayon, mga kaibigan, si Rockheart. Gustong-gusto nyo yung skin na yon. Nakakamdaman ko na. Courtesy dito, umabol. Tets almost mowing down. Flicker will be used. No Numinan Blast Flicker for the next fight. Docman dito, nagkaulian pa. Why not, mga kaibigan? Just throwing the reverse time. Pero hindi pa rin mani-takedown si D just because D, mataas din yung kanyang level dito. Mataas din yung kanyang level dito. Baring Butters, I do feel na yung Signal Ultra hindi na napagbibigyan ngayon na makalapit sa GeekFam PH. We need a very nice 2-minute blast. We need a very solid set. Pero si D, the campaign is still continued and carried on for this Lord. Pumupuesto siya, pero hindi siya atrasan dito ni Baring Kingpin. Why not din na bumaka para hindi mabakapan dito si Baring D? Habang meron naman sa amin mga membro ngayon ng Signal, kulang pa rin. Dododoyin, Escanor Hill na hindi nagpapapansin na kanyang damage, ladies and gentlemen. As a few getting destroyed, bonus na lang si Granger. A double kill and lock there by Kurt Z. Men, sobrang kunat ni Why Not. Sobrang kunat ni Why Not. Nabuhay siya kay Few.
mas makunat pa siya dun sa manager nila. Oh, ayaw God magbigay ng jacket. Ay, narinig niya ako ngayon. And that's it, ladies and gentlemen. They will sustain this artillery minion. No one would want to give any rounds away in this MPL. And that is the round win here by GeekFam PH. And GeekFam dito, one win away from taking the series dito sa Signal Ultra for a 2-0. Remember, this is life or death situation for Signal Ultra and for GeekFam. This only means better positioning pagdating ng playoffs. Isang napakabigat na hangin ang umiere ngayon dito sa ating venue para sa fans ng mga taga-Signal Ultra. That is clearly not the shape that we've seen and we've celebrated Signal Ultra in. But so far, it is what it is for the game. GeekFam totally dominated that.